Okay, magandang umaga po. Inaanyayahan natin ang lahat na dumako na rito. Baka yung pwedeng nasa labas po ng fence natin, baka pwede kayong pumasok. Ang laki pa naman ng space, ano. Makikisuyo yung mga nasa labas. Okay, HR. Baka pwede kayong dito sa loob. Makikisuyo. Ano yan, mga taga MIS. Yung naandito po, unless na lang kayo ay... kayo ang host, pwede niyo, okay lang kayo dyan. Pero yung pong nasa labas ng fence, inaanyayahan natin. Yung pong naandyan sa may likod ng executive building, ano po? Inaanyayahan po kayo dito, makikisuyo. Wala pong nakatayo dyan sa may likod. Lahat po dito tayo sa loob ng Time Plaza. Makikisuyo po. Mga department heads, baka po mga empleyado nyo yung naandun sa labas ng fence. Nakitang-kita po dito, makikisuyo. Mga department heads, unit heads, baka po inyong empleyado yung nasa labas, paki-advise po na dito po tayo sa loob. Nakakaharang din tayo dun sa driveway natin, baka po kayo ay masagi pa ng sasakyan. Okay, muli po, magandang umaga sa inyong lahat. Mag-uumpisa na po tayo ng ating programa ngayong umaga, ang Linggo ng Pagtatas ng Katawan. Siyempre, it's so happy na holiday po kahapon. So, ina-adjust natin yan automatically in Tuesday. At palakpakan natin ang PGN Ro sa pag-uuna po ni Mr. Marlon na Tobias, ang mag-uuna ngayon. Palakpakan nyo naman ang Tagayan Ro. Pais ba? Okay, yung palang na PAES at Enro. Kasi kung current, siya ang hepe ng PGNRO at siya naman ang ating provincial agriculturist. Ano po? Joint force yata sila. Okay, tawagin natin si Pastor para po sa ating spiritual upliftment. Si Pastor Jude. Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga din po sa lahat po ng mga department heads. Of course, siyempre sa ating po ang provincial administrator, kay Ma'am Dulce. Good morning po. At sa lahat po ng aking mga kamagagawa, ano po, dito po sa provincial government. Pagkakataon po para muli po tayo ay mapagpala ng salita ng Diyos sa umagang ito. Ano, I believe tayo po ay nag-feed breakfast physically. Pero sa oras po ito ay kakain po tayo spiritually, no? Sapagkat yan po ang sabi lagi ng salita ng Diyos, Matthew chapter 4, that man shall not live by bread alone, but for every word that proceeded out from the mouth of God. So, ready rin po ba tayo? Magsabi po ng amen. Amen. Salamat po. Our text for this morning po is coming from 2 Corinthians chapter 3 verse 17. At ito po ang sabi. Now the Lord is, in that scripture, is the Spirit. And where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Ang Panginoon po na binabanggit dito ay ang Spirito. God, the Spirit. At kung saan naroon ang Spirito ng Panginoon, naroon din ang kalayaan. Yan. Napakaganda pong talata nito na kung saan po ay pwede po natin personally ay i-accept or i-declare sa ating po mga buhay personally. Kasi napakahalaga po na ang bawat isang tao pagdating po sa kanyang personalidad ay he feel free. No, tayo po ay malaya po yung pakiramdam natin everyday na nagagawa po natin ang lahat ng ating po mga gawain. No, na ang ating pong buong kaisipan, ang ating pong buong katauhan ay malaya or stress-free. No. O masaya. Yan ho ay kayang gawin ng Panginoon sa ating pong mga buhay, no? Kasi po, sabi ho ng kanyang mga salita, saan man pinag-uusapan ang Panginoon ng dalawa o tatlo ay naroon siyang kasama nila. Eh, kung naniniwala po tayo ay yan po yung word ni Lord sa atin. Ano? Na napakabuti po na ating pong panghawakan personally at gawin po nating buhay sa bawat araw. No? Meron din pong pwedeng pagpapalaya, ano? Na pwedeng mangyari sa bawat isa if we recognize the presence of God
ano, tuwing siya po ay pinag-uusapan. Dito po sa revision test time plaza, lagi pong napag-uusapan si Lord ang kanyang mga salita. Kaya ako po naniniwala doon po sa bawat isa individually na kung atin po i-absorb yung salita ng Diyos sa ating buhay, alam niyo po, yan po yung magiging dahilan bakit po tayo magiging mabunga, bakit po tayo magiging blessed araw-araw for us to overcome the stressful work dito po sa provincial capital, provincial government. At alam po, hindi po lingid yan sa inyong lahat. Ano? At isa rin po, dahil nais din po ng Diyos na bawat tao ay yung pong malaya. Ang sabihin po ng malaya spiritually ay yung wala po tayong ganoon kabigatan na pinagdadaanan o nararanasan sa araw-araw. Ano? Kagaya po ng paglaya sa sakit, paglaya ho sa lahat ng uri ng kalungkutan, matindi hong kalaban ng kalungkutan. Actually, itong nakaraang mga tubig sa gupo, yan po ay nabalita ho natin sa marami pong mga bayan. Because of yung depression, yung matinding kalungkutan, ay umuwi ho sa mga pagpapakamatay. So, yung po mga dyan ho sa lugar ng Kabuya, marami pong mga cases na nagpapakamatay. Dito ho, kahit po sa aming area dito sa District 4B, ang dami yung nagpapamatay because doon sa matinding kalungkutan, depression, yung iba ho, sakit. Yung sakit na akala nila ay wala ng lunas, pero meron pong lunas dahil mabuti po ang Diyos. Kaya, marami hong pwede gawin ng Panginoon ano, sa pamamagitan po ng kanyang mga salita. Ano, gaya ho ng ating pong bansa, ito po nakaraang linggo lamang, ano, we celebrated the 125 years ng pagdiriwang po ng ating kalayaan. Ano? Kaya tayo din po, meron din po tayong pagkakataon na lumaya. Ano? Sabi ko sa verse 18, the same chapter po. Sabi dito, ayon sa, at ngayong naalis na ang kalumpong ng ating mukha, tayong lahat ay nagiging sinag ng kaningningan ng Panginoon. At ang kaningningan iyon, if anyone is in Christ, he is a new creation. All things are gone. New things has come. Kaya kailangan pala ho eh, no? Kailangan pala that we have to initiate po na tayo po talaga ay mag-adopt ng salita ng Diyos. No, kasi yung po sabi dito, kapag ang sino man ay nakipag-isa sa Panginoon, ay nagiging bagong nilalang. Dapat araw-araw po, meron tayong communion with God every morning, every day. Wala na ang dating pagkatao, nawawala po yan. No. At siya'y nagiging bago na. Kaya, sa lahat po ng mga tao, tayong lahat, regardless po of our group, our religion, sa ating po pananampalataya, at sinasabi natin na ako'y pinagpala ng Diyos at pinalaya ng Panginoon, meron pong proof ang sinasabi po ng salita ng Diyos. No? At ito po ang tunay na nagpapalaya ang kapangyarihan ng salita ng Diyos. At ang bawat isa na tunay na pinalaya ng Diyos ay nagkakaroon ng lahat ng uri ng proof, ng evidences po, manifestation. Una, siya'y nagkakaroon po ng bagong buhay at nagkakaroon po ng bagong pagkatao. Yun po yung sinabi ni Paul sa 2 Corinthians 5:17. Nagsisimula po siyang magliwanag dahil meron pong Word of God. Yung salita ng Diyos, nakakapagpaliwanag po yan ng madilim po natin na ano po, na pagkatao, na buhay. From the kingdom of darkness, sabi ni Paul in Colossians chapter 1, from the kingdom of darkness to the kingdom of light. Mula sa kaharian ng kadiliman ay nalilipat po tayo ano, gradually sa kaharian ng kaliwanagan. Ano, siya'y nagsisimulang magliwanag, nagtatagumpay sa buhay araw-araw, no? Nagiging overcomer mula sa iba't ibang problema araw-araw. Kasi lahat po ng tao, marami pong mga pinagdadaan ng mga problema. Hindi nga lang po pare-pareho ng laki. Pero lahat po tayo ay may mga problema. Si Admin, napakalaki ng problema. No. Pero pag nakita natin siya, parang wala lang. Because with God, all things is possible. Ano po? Pag nilagay po natin sa kamay ng Panginoon ang lahat ng bagay. Pangalawa, yung po mga taong kasabing pinalaya siya ng Diyos, nagkakaroon po ng bagong puso.
nababago ho yung kondisyon ng puso. No. Sabi ho ng salita ng Diyos in Ezekiel chapter 26, bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuwayin ninyong puso ay gagawin kong masunurin. Bibigyan ko kayo ng aking espiritu upang makalakad kayo ayon sa aking mga tuntunin at masunod ninyong mabuti ang aking mga utos. Kayo po yung nagkakaroon ng panibagong puso. Yung puso natin patigas, nagiging pusong malambot o pusong laman. Ano, na madali hong magpasunod o madaling sumunod sa buhay po na ito. And lastly, nagkakaroon po ng bagong isip. Ito ho, matindi ho, kasi ang battle is nasa isip. Araw-araw po, ang ating pong labanan ay nasa isip. Ano. Pero ganito po ang sinabi po ng 1 Corinthians chapter 2 verse 16. Ganito ang nasasaad sa kasulatan. Sino ang nakaalam ng pag-iisip ng Panginoon? Sino ang makapagpapayo sa Kanya? Ngunit ang pag-iisip ni Kristo ay taglay natin. So yun pala, kapag meron tayong word ni Lord, kapag meron tayong power from His word, kahit isip po, sumusunod. Ano, imbis na isipin natin yung masakit, isipin natin, hindi yung mabuti. Isipin natin yung mga bagay na hindi makabubuti sa atin, isipin natin mga bagay na makabubuti. And then, sa ganung bagay po, yun po yung lubusan na magbabago sa atin at ang tawag po natin doon ay napapalaya po tayo from so many different kinds of destruction. Kaya, sa lahat po ng mga nagsasabi, kasi karapatan po naman natin, sabihin natin na ako'y pinalaya din ng Panginoon. Sa lahat po ng mga kamagagawa natin po na makapagsasabi na siya ay may buhay na pinalaya, sabi po sa umaga nito, dapat may buhay po tayo na bago. Meron po tayong bagong buhay, meron tayong bagong puso, at meron din po tayong bagong isip. Nasa gayon, ay makita ho natin dito po sa provincial government ng Laguna, ang mga tao ay laging masaya, possible, laging nag-iisip ng mga posibleng bagay, at nakagagawa. Kasi yung sabi ng Panginoon, makagagawa tayo ng higit ng bagay at iisipin at hilingin sa buhay nito. Kaya ito po ay para sa kaluwalhatian ng Diyos sa bawat isa sa umagang ito, sa araw nito. So pagpalain po ng Diyos ang kanyang mga salita at dahil ito tayo po ay manalangin sa ngalan po ng ating pong host, tayo po ay manalangin sa umagang ito. Dakilang Diyos, marami pong salamat sa pagkakataon po na nahayag po yung mga salita sa aming kalagitnahan. Kami po ay nagpapasalamat sa iyo, binigyan mo kami ng lakas, binigyan mo kami ng buhay, binigyan mo kami, Lord, ng panibagong pagkakataon na kami po ay makapagtrabaho, makapaglingkod sa iyo sa iba't ibang paraan po, O Diyos, dito sa lalawigan ng Laguna. Salamat po. Tulungan mo kami na maranasan namin, Panginoon, ang kapangyarihan na nagmumula sa iyo upang sa ganon ay lubos namin maunawaan ng buhay, Panginoon, sa panahong kagaya nito. Bigyan mo kami ng bagong puso, bigyan mo kami ng bagong buhay. Ang aming pagkatao ay tulungan mo, Lord, na mabago ayon sa iyong dakilang kalooban. Salamat po sa iyo at hayaan mo po, Ama, na ang aming buhay ay gamitin mo, Panginoon, habang may pagkakataon na kami narito po sa buhay paglilingkod sa iyo. Pagpalain mo po ang buhay ng bawat isa, maging ang aming pong mga kasama na mag-host po sa umagang ito. At ang salita mo po, Panginoon, ay patuloy mong pagpalain sa puso at buhay ng bawat isa. Ito po ang aming panalangin sa makapangyariang pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. God bless po. Okay, maraming salamat. Palakpan naman natin bilang pasasalamat kay Pastor Jude. Ayan. Okay, baka may mga announcement kayo, pero ako meron. We'd like to congratulate si Sir Jet Napisa.
dun sa kanyang anak, proud parent, ano po, dahil Juris Doctor, yung kanyang anak. Sergeant, kaway ka naman, nasa pa? Nakita ko dyan kanina eh. Palampakan nyo naman, ano po, yung ating kasamahan, ano. Napakaganda, ano, bilang isang magulang. At least, proud parent, ano, sila. Sana tayo lahat din. Okay, may mga announcement pa kayo? Ayan, sinong taga-Paiti dito? Meron bang taga-Paiti? Ayan, may isa. May kasalang bayang kahapon doon. Nakita mo ba? Ayan. Walong pares. Medyo ako na, diba? 25 years nang nagsasama. Ayan. Invited doon si Gob. Tayo po yung representative, ano po, ng gobernador kahapon. Any moment from now ay makakapiling po natin ang ating ama ng lalawigan. Makisuyo, yung pong nandiyan sa may executive building, baka pwede kayong anyayahan dito. Makikisuyo, yung mga empleyado po na nandiyan sa may kabilang karsada. Ano ho, dito po tayo sa Time Plaza. Mga department heads, pakicheck niyo po, baka yun na yung mga empleyado nyo. Dito po tayo. Ang lawak pa, oh. Kahit 200 kasya pa rito. Dito po tayo. Makikisuyo. Kita po kayo dito, oh. Matatanong kayo ng gobernador dyan. Mamaya po, pag may reporting, pakiusap natin, ano, makinig tayo. Kung ramdam nyo o gusto hindi nyo yung makinig, huwag na lang tayo mag-ingay. Ano, para naman respeto doon sa nag-prepare, naghanda ng kanilang ulat. Kung ayaw nyo makinig, huwag na lang mag-ingay. Ano, huwag nating sabayan. Nagbabounce kasi yung ingay natin. Kahit siya na ibulong lang, pag nagkasabay-sabay, nagbabounce gawa ng ating andong gawa ng ating ten. Mga kalalawigan, palapakan po natin ang gobernador ng lalawigan ng Laguna, Governor Ramil Laurel Hernandez. At ngayon naman po ay formal na tayo mag-uumpisa, ano po, ang ating programa. Ayan. Kapiling po natin. We're so blessed this morning dahil kapiling po natin ang ating ama ng lalawigan, Governor Ramil Laurel Hernandez, andito po. At syempre, yung ating mga iba't ibang tanggapan, mga department heads. Tawagin po natin ang tagapagpadaloy. Wala kayong program na binigay. Kaya hindi ko mabanggit ng pangalo. No? Muli po, ang host po natin ngayon ay ang tanggapan po ng PGL Row at ng PAES. Muli po, isang mapagpalang araw po sa ating lahat, sa mga pinuno ng tanggapan, mga kapwa ko kapani, at sa buong pamahalaang panlalawigan ng Laguna sa pamumuno ng minamahal na ama ng lalawigan, Governor Ramil Laurel Hernandez. At tanggapan ng panlalawigang agrikultor at tanggapan ng panlalawigang pinuno ng likas yaman at kapaligiran ang mangunguna sa limbuhang pagtataas ng watawat sa mga oras na ito. At sa pagpapatuloy ng daloy ng palatuntunan, pag-awit ng lupang hinirang sa pangunguna ni Binibining Andrea Rosel Año Nuevo, panunumpa ng katapatan sa watawat ni Ginoong Adrian Almenteros, panunumpa ng lingkod bayan ni Binibining Frances Grace Ordonez, pag-awit ng Pilipinas kong mahal ni Ginoong Florence Jules Isleta, at huli ay ang panatang makapalay ni Binibining Rona Mae Devesa.
Sabay-sabay po nating ilagay ang ating kanang kamay sa ating kaliwang dibdib at sabay-sabay po nating awitin ang lupang hinirang. Bayang Magiliw, handa, awit. Itaas po natin ang ating kanang kamay. Panunumpaan ang katapatan sa watawat ng Pilipinas. Ako ay Pilipino, buong katapatan nanunumpa sa watawat ng Pilipinas at sa bansang kanyang sinasagisag na may tangal, katarungan at kalayaan na pinakikilos ng sambayan ng makadiyos, makakalikasa, makatao at makabansa. Muli po natin itaas ang ating kanang kamay para sa panunumpa ng lingkod bayan. Ako ay isang lingkod bayan, pangangalagaan ko ang tiwalang ipinagkaloob ng mamamayan. Maglilingkod ako ng may malasakit, katapatan at kahusayan na walang kinikilingan. Magiging mabuting halimbawa ako at magbibigay ng pag-asa at inspirasyon sa aking kapwa lingkod bayan. Lilinangin ko ang aking sariling kakayahan upang sa lahat ng panahon ay mapaglingkuran ko ng buong kahusayan ang sambayanan. Hindi ako makikibahagi sa katiwalian sa pamahalaan. Pipigilan at isisiwalat ko ito sa pamamagitan ng tama at angkop na pamamaraan. Isasabuhay ko ang isang lingkod bayang makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa. Tutugon ako sa mga hamon ng mga bagong panahon tungo sa adhikain ng matatag, maginhawa at panatag na buhay. Sa mga tungkulin at hangarin ito, kasihanawa ko ng may kapal. Sama-sama po natin awitin ang Pilipinas Kumahal. Ang puso ko at buhay man sa
po natin ang ating kanang kamao sa kaliwang dibdib at sumunod sa aking pagbigkas ng panatang makapalay. Panatang makapalay, bilang isang mamamayang Pilipino, nakiisa ako sa panatang huwag magsayang ng kanin at bigas. Magsasayang ako ng sapat lamang at sisiguraduhin tama ang pagkakaluto nito. Kukuha ako ng kaya kong ubusin upang sa aking tinggal ay walang matirang kanin. Ganon din ang aking gagawin kung may handaan o kung sa labas ako kakain. Ang brown rice o pinawa ay susubukan kong kainin tulad ng saba, kamote at mais. Ituturo ko sa iba ang responsableng pagkonsumo ng mabigyang halaga ang pagod ng mga magsasaka at nang makatulong na maging sapat ang bigas sa Pilipinas. Aking isa sa puso ang panatang ito dahil sa bawat butil ng bigas o kanin na aking matitipid ay may buhay na masasagip. Nagsipagganap at para sa ikalawang bahagi ang pag-uulat ng mga nais sa katuparang gawain ng dalawang tanggapan ay iuulat ng napakasipag na panlalawigang agrikultor at OIC ng PGL Ro, wala pong iba dito ang Marlon P. Tobias. Maraming salamat Binibining Risa MP Mano. Sa ating pong mga kasamahan, sa pamalang palalawigan, ang ating pong mga department heads, kay Governor, Gov, maraming po salamat at nakadala kayo sa aming pag-host. Siyempre po sa ating provincial administrator, sa ating napakasipag na Attorney Dulce Rebanal. Sa ating pong kapwa kawani, isa pong magandang umaga sa ating lahat. Magandang umaga po! Yan! Alam nyo, maiksi lang po yung aking report. Pero kung ito i-elaborate namin, ay napaka haba. Pero summary na lang ang ibibigay namin. At marami pong trabaho. Apat po yung sabay-sabay namin. Gawain niya yung araw na ito. Una po ang report ng ating pamalang palalawigan sa pamamagitan po ng tanggapan ng palalawigan agricultor na may kinalaman sa pagpapatupad ng food security program sa ating lalawigan. Tayo po ay patuloy nakikipag-coordinate sa mga ahensya na may kinalaman dito. Isa na nga po ang Department of Agriculture, ang Agricultural Training Institute, Bureau of Soil and Water Management at iba pa. Para po sa summary ng programa na naipatupad ng aming tanggapan, para po sa provision of technical assistance, nagkaroon po tayo ng 1,646 na participant. For the conduct of trainings, seminars and Farmers Field School. Ito po Farmers Field School ngayon ay tinatawag na naming Tecno Demo Aralan. Ito po yung pagtuturo
doon sa lugar kung saan merong paniman. Nagkaroon po tayo ng participant na 857. Sa pamamagitan po nito ay naituturo ng mga tekniko natin ang tamang technology upang mas mapataas pa ang ani at kita ng ating mga magsasaka at mangisda. Para po naman sa provision of agri-fishery inputs, total beneficiaries po ay 6,314. Para po naman sa conduct of soil analysis, para po maging tama at takop ang fertilizer na ilalagay ng ating mga magsasaka sa lupa, nagkaroon po tayo ng 141 na pagtataya. Para po naman sa Farmers Information and Technology Services o PIT Center, nagkaroon tayo ng mga magsasaka na nakahingi ng pulyetos, 260. Para po naman sa subsidized land preparation and tractor services, na kung saan kalahati lang po ang presyo ng o renta na pinagkakaloob. Instead of 4,000 to 5,000 ay subsidized po ito, 2,000 lang per hektar. So malaking tulong po sa ating mga magsasaka ng gulay at palay. 130. So total po ng aming nabigyan ng servisyo ay 9,148. Para po naman sa recognition of agri-fishery partners, so taong-taong po ito, ginaganap namin, ay may tumatawag. Awarding ng plantitos, best plantitos and plantitas dito nakaraang April 21. Total of 17 winners for 3 categories, urban, backyard, and ornamental garden. Para po naman sa Calamba and City Agriculturist, si Miss Lenny Pinsan at saka yung Kasili Genting Upland Marketing Cooperative. Noong po naman November 16 last year, nagkaroon po tayo ng awarding ng 17 farmers composed of individual and association para po sa partner agencies also. Special projects po namin ay nagkaroon tayo ng MOA signing with the RCEP Mechanization Program. Yung PAES OPAG founding anniversary, 54th founding anniversary, wet season seed partner recognition and awarding ceremony sa Phil Rice na pinuntahan po ng ating kagalang-galang gobernador, Ramil. Puntahan sa kanayunan at Agri-Info Caravan, Phil Rice o pagpalaisikatan, fieldwork, they are a few next gen, irrigated inbred and in special purpose rice, preparation analysis, Laguna Rice Agricultural Extension and General Meeting, courtesy call ng mga programa, sa mga may hawak na programa kay Governor, at mga rice crop manager testing. Yung po ang buod ng ulat ng Provincial Agriculturist. At gusto ko po ipakilala sa inyo ang mga tauhan ng Office of the Provincial Agriculturist. Please forward. Yan. Sila po yun. Yan. Pakapalakpakan naman po. Yan. Thank you. Salamat. Ayan po. Yung mga aking mga katuwang. Para naman po sa PGN Row, na kung saan ay kami yung para sa pamamahala ng solid waste management, sa pagmimina, sa rural o and urban greening, nagkaroon po tayo ng paglulunsad ng greening and restoring Laguna for a healthy environment.
na target for 5 years ay hindi po imposible ma-reach. Kasi po, yung mga palit hindi na galing sa mga road widening sa atin po, binangkakaloob ng ating sentro at ng Pedro. So sa kasalukuyan po, nasa 90,000 na ang ating na itanim na seedlings. Sabi nga po, ay ito ba'y nabubuhay? Ito po ay tina-turnover namin sa ating mga barangay officials para po sila yung mga laga. Tayo po ay nagtanim together with other partner agencies and individual and NGOs. So, sila naman po ang mga alaga. So, yung po Ridge Lake activity, ito yung sinasabi ko kanina, paglilinis ng ilog, pagtatanim. Nagkaroon na po tayo dito ng 42. Hanggang sa first district, nakakarating po ang ating mga tauhan. Dati, concentrated tayo dito kasi nandito yung mga pwedeng pagtamnan. Pero doon po, nagpapahanap kami ng mga open area para po matamnan, para po maibsan yung ating problema sa climate change. Sa kasalukuyan po ang koleksyon ng mines and mines division ng aming tanggapan para po sa environmental fee, nagkaroon na po tayong koleksyon na 7.4 million. Penalties and penalties collected 998,000. So ganyan po ka ano yung aming effort para po sa checkpoint para manghuli ng mga legal ang mga illegal. So ngayon nga po umaga ito, meron kaming programa yung pong mga inuhuli namin mga illegalista, mga subsistence miner, yung mga tao na naghuhukay dyan sa ilog kung saan sa pribadong lugar na nagiging sanhi ng pagkasira ng ating ilog, pagbuho ng mga lupa ay iniaayos po natin. Nabigyan po natin sila ng permit pero hindi po kung saan-saan. So sila po yung hinuhuli namin noon, nagtatago, pero ngayon legal na po silang makapag-operate doon sa lugar kung saan dapat lang sila mag-operate. Ito po ay may guidance ng PMRB na ang head po ay ang ating Mines and Geoscience Bureau, member po ang ating vice chairman ay si admin at recommending body po ito para po sigur po ang magpipirma ng magbibigay ng permit. Para po naman sa fermentation, kitchen waste and fermentation kitchen waste management and fermentation practices. Nakaabot na po tayo ng sa tatlong bayan at siyudad, 25 na po ang naabot natin. Hanggang first district, nakaabot na po tayo. Ito po yung paano natin mamamanage na maayos yung basura natin. Ako po naniniwala na ang problema sa basura kailangan sa household ma-resolve natin. Kaya nga po ito tinuturo kung paano natin tamang iayos, i-manage ang bawat basura ng bawat tahanan. So, ito pong mga nakaraan buwan, doon po naman sa inisyo ng ating kagalang-galang Governor Romel Hernandez na Executive Order Number 5 Series of 2020. Ito po yung ASAP against styro and plastic. Ito po yung bawat opisina na ano natin kung paano nila i-manage yung kanilang waste. At sa total po, hindi naman po namin gustong ma-reprimand ang mga opisina na hindi natanggap, na sunod. Pero kailangan pong gawin ito para po sa pagpapatupad ng programa. So, 6 na opisina po ang ating na-reprimand. So, tuloy-tuloy po yung aming effort para po dito, para po maipakita natin sa ating mga constituent, sa ating mga local government units na tayo ay nagpapatupad ng ating mga polisiya, kaya pwede silang sumunod. Mahirap po magpasunod kung hindi ka
nakakasunod sa sarili mong panuntunan. So yun lang po at gusto ko pong bigyan ng pagkakataon ang ating nasa na? Ang taga PGNRO, move forward, please, nasa iyo ba? Yan, yung iba po kasi nag-aayos si Grace at si Ate Remy sa kanyang taga-Mines. Sinasamahan yung mga magbubuhangin na gusto magpasalamat kay Governor. Yan. So, thank you. So, yan lang po ang aming nakayanan. At muli, isang magandang umaga po sa ating lahat. Raisay Laguna, Raisay Agriculture, at siyempre po, Ratsada Laguna, Hataw Agrikultura. Okay, maraming salamat sa bulatan ni Sir Marlon. Dahan-dahan eh, baka sumabit yung kanyang slogan eh. Pwede bang palapakan natin ng malakas ang taga-PGNRO at ang taga-Agriculture Office? Okay, well said naman, ano, maliwanag, lalo yung sa basura. Ngayon naman, tawagin po natin ang ating panlalawigang administrator, ano po, para i-recognize yung ating mga unit heads at department heads. Palapakan natin, Attorney Dulce H. Labanan. Maraming salamat, Dennis. Magandang umaga sa inyong lahat. In behalf of Governor Ramin Laurel Hernandez, I would like to acknowledge our department heads and unit heads. And of course, my fellow employees who are joining us this morning, Ms. Karina Macalos, Mr. Rodrigo Basbas, Teresa Nieva Reyotica, Engineer Maximo Uri, Fatima Eleonor Villasenor, Jaime Garcia, Leia Teresa Javier, Engineer Pablo Del Mundo, Jocelyn Bacanto, Feli Cruz, Mitzi Elbo, Engineer Abet Arellano, Jocelyn Litan, Mrs. Nelia Espino, Mr. Marlo Tobias, Mr. Edwin Bautista, Dr. Colegio Gascon, Dr. Mary Grace Bustamante, Ms. Lucy Almeda, Mary Jane Corcuera, Alvin Seho, Dr. Sara Salamat, Dr. Judy Rondilla, Dr. Gretel Contehino, Dr. Herma Formeloza, Dr. Hilson Valendo, Dr. Edgar Palacol, Dr. Marie Gina Pural, Dr. Maria Eloisa Inano, Dr. Peter Oy, and Dr. Maria Teresa B. Lapitan. Okay, after the flag raising ceremony, I just would like to remind our department heads and unit heads, we're going to have a budget hearing at GO Executive Conference. Okay, and at this moment, let us all welcome for his message, Governor Ramin Laurel Hernandez. Hello, hello. Yon, relax na. Oh, take two. Good morning! Good morning po! Very good. Congratulations sa lahat ng masisipag umattend sa flag raising ceremony natin. Palakpakan natin ang bawat isa. Tayo talaga, lalo ang inyong likod, as much possible talaga. Gusto ko mag-attend ng flag ceremony. Misan lang, dala ng ating trabaho, napupuyat or nakaka-conflict sa isang schedule ko ng umaga ng Monday. Pero kayo naman, regular naman ang inyong trabaho dito sa loob ng Kapitolyo, sa labas man. So, kontrolado nyo ang oras ninyo. Kaya, very good na nakaka-attend kayo ng flag ceremony. Ito yung nagsiset ng momentum sa atin yung sa trabaho natin the whole week. Parang pag-ising lang ng umaga. Yung paglilikpit ng ating hinigan, yung nagkaset ng momentum kung paano kagagalaw sa maghapon. Kapag paglilikpit lang ng hinigan mo, ay tinatamad ka na, hindi mo nagawa, the whole day, parang ambigatan ng katawan mo, di ba? You have to set the momentum. So, punta tayo sa nag-report ang PGNRO at ang ating ang ating Agriculture Office. Palakpakan po natin. Napakaganda na ang ating report. Mr. Marlon Tobias, lalo na ang inyong panatang makapalan. Ah, makapalay. Makapalay. Okay, okay. Maganda yun. Handa nyo yun, ah. Kailangan, magsayangin ang, magsayangin ang ating, palay, magsayangin. Huwag itatapon yung ating kanin. Okay, okay. Sige. At ay hihintay ko yung
summary ng ating assessment doon sa ginawa nating evaluation sa lahat ng mga stakeholders natin sa agriculture. At very serious talaga ako dyan, matutungan natin na mabigyan natin ng tamang programa. At tama-tama, mag-budget call tayo, budget hearing. Gusto ko talagang mabigyan ng mas malaking pondo ang agricultural sector ng ating pamahalang palalawigan o ng ating lalawigan. And gusto ko rin batiin kayo ng belated Happy Lagunas Day and Father's Day. Diba? Kahapon yung ating Lagunas Day, birthday ni Dr. Jose Rizal, ang pinagmamalaki ng lalawigan ng Laguna. And congratulations sa El Tegato na nai-represent natin ng maayos ang provincial government sa activity nila, lalo doon sa parade. Maganda naman yung float natin. Maganda naman yung pagkakasakay ni Crisostomo Ibarra at ni Maria Clara. Diba? Na kinatawan ni Klein at ni Dennis Trillo. Kung hindi nyo nakakita, pakitingnan nyo na lang sa Facebook. And gusto kong i-congratulate ang bawat isa sa atin sa pagkakamit natin ng award. Ang ating accreditation award natin na galing sa CSC sa kalilipas lamang na assessment ng CSC RO4. Ano po? So congratulations sa bawat isa. Ibig sabihin, tayo ay sumusunod sa mataas na pamantayan sa pamamahala ng mga kawali ng gobyerno. Specifically, dito sa ating provincial government of Laguna. So, palakpakan natin ang bawat isa. Especially, of course, ang HR. Diba? Palakpakan natin ang HR. Ito talagang si Ma'am Leia, medyo magaling talaga ito. Magaling. Again, congratulations. And yun nga palang ano natin, yung binigyan natin ng permit na mga magbubuhangin. Oh, binago ko yung program ha, kasi ang plano nyo magkaroon ng program. Eh ayaw ko nang magkaroon ng program, parang participle na lang. Para simple na lang, ano po. So yun lang again, magandang umaga sa atin lahat. God bless.